Praise God. Welcome, Sister Marcel and Sister Franz sa online. Hi, Te. At sa inyong sa bayan. Sa mga pag-apalang araw ay gabi na pala. Okay, sa mga hindi ko sa ti, araw pa rin. Oo, araw pa rin sa mga hindi ko sa ti. Pero sa mga pag-apalang araw, ganun talaga. Kahit gabi na. Sa ating pong lahat, especially kay Lord, ako po ay natasa na ating Mami Ping. Para mag magbigay ng kaunting ano yan. Kaunting salita ng Diyos. Amen. Para sa gabing ito. Tumitibok-tibok. Sige. Sumisilog-silog. Wala naman po, pero magtatagalog ako. Charot. Tatagalog ako para naiintindihan ng lahat. Meron kasi tayo ano, panauhing pandangan. Number 1, number 2, number 3, number 4. Praise God. Welcome, mga anak ng Diyos. Amen. Ma'am. Nasa amin ako. Kahit hindi ko naman kanil swerte ko. Ay, huwag naman po. Okay, okay lang ako. So, yun nga po. Ano ba? May type, may sabi ni Ate, may patid kagagawin. Nag-share ako sa kanya ng wala ba dyan yung kapatid ko? So, yan. Nag-share ako ng ano yan, title. At sabi niya, may NOP ka na bang gagawin? O meron na. Actually, matagal na ito sa nung buko. Sabi ko pa, binabasa-basa ko. May pa-title ka pa dyan. Sabi ko pa, bakit? Sabi ko, ano to, becoming a passionate servant. Tagalogin ko. Paano ba yung Tagalog dyan ng becoming a passionate servant leader? Yung kung paano ka ang pagiging isang passionate. Maalab. Yes, maalab. Yung may yung sa pagsunod, ano po? Ng isang manggagawa. Tagapaglingkod. Tagasunod ng Panginoon. Pero ang aking po i-share is, sabi ko, i-relate ko dun sa tema natin. Arise and fulfill the mandate. Let's arise and fulfill the mandate. Yun yung, kumbaga, pinag-pinpoint ko. Pero punta po tayo, kasi karam po ako ng Bible, ano po? Pundo na dito naman na. Sa Mark. Marcos 12 verse 30. Siguro po halos tayong lahat ay nakakaalam na ng Bible verse na to. Ano po? Tama ba ang aking ano yan? Parang mali yung ano po. Ito yung pala. Tama ko. 12 verse 30. Masayang muna po natin. Ano po? Sabi dito, naka-yelo nga kay Pastor. May ano kay Lord. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong lakas mo. Ay, masabi yan. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas. Amen po ba? So, kurilin po ang salita ng Diyos. Tayo po lahat ay nananahin na. Yes, dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, O God, sa pagkakataon ay pinagkatiwan ng sa akin, O God, upang makapagpahagi ng salita ng Panginoon Jesus. Lord, dalayan ko nga po, O God, na patuloy mo akong lukuban ng iyong banal na spirito, O God, sa gabi nito, at patuloy na ako, igawin mo lamang tutuluan, O God, wala po akong kakayahan at wala po akong magagawa kung wala kayo sa akin. Patuloy na ikaw ang aking lakas at tinidiklara ko na ikaw ang Diyos na buhay sa aking buhay at sa mga makikinig po. Dalayan ko nga po, Panginoong Jesus, na magkaroon po sila, O God, ng Hallelujah, Lord Jesus, ng kalakasan, Panginoon, at open their spiritual eyes and ears, Panginoong Jesus, sa pakikinig ng iyong banal na salita. At sa mga wala pa po sa oras na ito, O God, sa lugar na ito, patuloy, O God, Lord Jesus, na bigyan mo sila, O God, ng Hallelujah, ng pagkakataon, Panginoong Jesus, na makadalo, Panginoon, Hallelujah, Lord. At ipaalala mo sa kanila na ang mga oras na ito ay pagpumuli, O God, at pag-aaral ng iyong banal na salita. Maraming pong salamat sa iyong
thank you, Lord. Sabi nga po dyan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lahas. Hindi naman kasi talaga tayo magkakaroon ng sabi niya, alam sa paglilingkod sa Diyos kung hindi natin mahal ang Diyos. Amen po ba? Yung sa word pa lang na yun na pag-ibig, ano nga ba yung tunay na kahulugan noon kung iisipin natin, kung pag-ninilayan po natin, tayo nga ba ay may tunay na pag-ibig sa Diyos? Hanggang saan natin mapapatunayan sa ating mga buhay na iniibig natin ang Diyos? Sa paanong pagsunod, sabi niya. Sa ano ba nga bang pagsunod? Insan, pag ako po nag-solo, kaya nag-ninilay-nilay, sabi niya, ano nga ba kita, Lord, kamahal? Yun yung mga minsan may tatanong mo sa Diyos. Kasi pwede naman natin tanungin ng Diyos, marami pong tao na nagtatanong kay Lord na bakit nangyayari to sa akin, bakit nangyayari to? Pero bilang isang Kristiyano, masarap na tanungin ng Diyos na, Lord, hanggang saan kita pwedeng mahalin at ano ba yung pwede kong gawin para sa iyo? Amen po ba? Na pag nabasa mo tong verse na to, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Minsan papasok sa atin ng, Lord, nagkakasala ako kasi andito pa tayo sa mundong makasalanan. Paano ko nga ba po, Lord, isiset aside yung buhay ko, yung mga gawain na kung saan hindi nakalungkulog sa iyo? At paano ako magiging isang tagapaglingkod na kalungkulog sa iyo? Amen po ba? Sabi, din sa salita ng Diyos, punta po tayo sa Gawa 20 verse 24 or Acts 20 verse 24. Sabi doon, kung pangahawakan po natin yung salita ng Diyos, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, mga maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Amen po ba? So, yung word na yun na sabi sa salita ng Diyos na walang halaga pala sa atin. Kumbaga, kapag we have to die to ourselves, amen po ba? Yun yung tunay na pagmamahal natin sa Diyos. Na sumunod tayo at maibigay natin sa Panginoon yung the best natin, especially na kapag ginawa natin yung sabi nga niyan, tungkulin natin na makapag-share ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi lang yung sabi nga, member lang tayo, ginagawa natin na nagdumadalo. Pero pag abot sa luwas, pagdating sa labas, hindi natin kayang gawin yung pinagagawa ng Diyos. Na yun na nga, di ba Pastor? Arise and fulfill the mandate. Paano natin magagawa yun kung dito pa lang sa loob, nagkakahiyaan na tayo at wala tayong lakas ng loob para ipakita sa Diyos na mahal natin siya. Amen po. Na ganito, sa ganitong sitwasyon, minsan nakakalungkot na kapag sa NOP, kahit ako inamin din sa sarili ko, sa every day po natin, na prayer, kung sino lang yung may gusto, siya lang yung papasok. So, paano natin palalaguin at paano natin maisasakatuparan yung arise and fulfill the mandate na sa ganung paraan nga lang na kahit na nasa bahay tayo, hindi natin magawa. Amen po. So, nakakalungkot isipin. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat meron tayong tawag yun, yung tanong natin, paano nga ba ako, Lord? Paano po maipapakita sa iyo ang isang tunay na pag-ibig? Parang ikaw, pag halimbawa, si hindi na ako magbigay ng example. Kasi si Mami Bing na lang. May nililigawan. Si Mami Bing may nililigawan. Ano ang gagawin niya para maipakita niya dun sa nililigawan niya ang kanyang tunay na pagmamahal? Diba bilang isang tao, gagawin mo ang lahat? Diba? Masungkit mo lamang yung matamis niya mo. Kasi may goal ka. O paano naman tayo mga Kristiyano pagdating sa pagiging isang Kristiyano? Ano yung goal mo?
goal mo lang ba na sumamba at tapos lang nito, eh, okay na? Hindi ba yung may goal ka na kailangan, may goal ako na kapag soul win ako? Kasi ano man ang mangyari, sabi niya, kunin man ako ng Panginoon sa oras na to, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, may corona ako sa langin. Ganyan po ba? Kasi may maiiwan ka yung na soul win mo, isa sa magpapaalala na may isang tao na dahil siya ay naging isang Kristiyano sa pamamagitan. At sa pamamagitan na yun, ginawa niya yun kasi mahal niya ang Diyos. Amen po ba? Sabi nga sa Gawa 20 verse 24, matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoon Jesus ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Hindi mo isi-share yung kagandahang loob mo, kundi yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. That's the testimony. Sabi dito, someone once said, your passion for God has to be guarded and cultivated or you will lose it. Ang kaya ang example ko lang dito is yung laging sinasabi ni Pastor, laging ng Sunday. Kapag sa pagka-morning daw ay hindi mo inuna ang Panginoon, magkakaroon niya ng gap at papasukin niyo ng bad spirit, gawa ng kaaway. Pareho din dito sa sinasabi na kung saan your passion for God has to be guarded. Ibig sabihin, yung alab mo sa Panginoon, kailangan mong bantayan kasi hindi mo mamamalayan one day, nangihina ka na, wala ka na sa simbahan. Wala ka na sa fellowship. Maraming naging example, pwede tayong magbanggit ng pangalan. Pero nakalayo. Naka, you know, hindi naman po nakarecord. Hindi naman ako nakarecord. Okay lang. Sabi nga niyan, kumbaga, ang point ko doon, kailangan, i-guard natin yung ating sarili para hindi tayo mapunta doon sa pagbalik sa likong landas. Amen po. Actually, sabi nga ni Angel, example natin kanina. Ang mga unbeliever, nasa ano ngayon? Nasa nightlife. Kahit kung nasa ibang bansa ko, pag Thursday pa lang po yan, wala nang dinner sa boss. No dinner. You can go. You can have the, ano yan, babysit. Mag-dinner ka na mag-isa. Kasi sila, mag-nightlife sila. Ang uwi nila, umaga na. Pag Friday, sunod, ganun ulit yan. Pag Saturday, ganun ulit yan. At mas susubaybayan mo kung lalabas ka at makikita mo sa daan yung mga bar and restaurant. Punong-puno yan. Lahat ng taong malakas na tugtuga, nagiinuman. Lahat ng kasama makikita mo nasa kanto na lang. Pero ikaw na isang Kristiyano, pag nasa ganong lugar ka, manlulumo ka po. At mapapasiguro, mag-pray ka, maiiyak ka. Pero sila, tuwang-tuwa sila. Ganon naman tayo sa kabaliktaran. Yung gumagawa tayo ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? Pero sabi nga niyan, kapag hindi mo na nagyan ng boundary yun, at may nag-alok sa'yo, at sumama ka, unti-unti, pupunuan yun ng masamang espiritu. Katulad ng sinasabi ni Pastor. Amen po. At sabi nga ni Pastor, natandaan ko nung Sunday, kung may 1 John 1:9, at kasi yun yung mindset ng Christian eh, okay lang, pwede pa akong gumawa ng kasalanan, hihingi na lang ako ng tawad. Pero may sinasabing willful sin. Yun ang apo yung sa third John. 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. Di ba po, na kampun ka ng kadiliman kapag paulit-ulit mong ginagawa yun. Sa amin kasi dun sa, naalala ko lang po yung isang sister sa JL, sa Hong Kong, sinabihan niya lang ako one time, kapag Kristiyano ka na, huwag mo nang ulitin kung ano yung kasalanan na gawa mo. Kasi alam mo na dapat yung tama. Pag inulit ko pa po, ano pong ibig sabihin niya? Willful sin na yun. Willful. Ibig sabihin, kagustuhan mo na yun at hindi ka na patatawarin ng Panginoon. Kasi, unlipin ka na nga ng kasalanan eh. Gusto mo eh. Doon ka. Hindi mo pwedeng lukuin ng Diyos na bago ako matulog, hingi ulit ako ng sorry. At sa bukas, gagawa ko ulit ng kasalanan. Amen po. So, bilang isang Kristiyano din, sa pagiging maalab sa Panginoon at pagiging magkaroon ka ng passionate servant as a servant leader, sabi sa John 8 verse 29,
isang sabi nga niyan is, sandigan ko din. At kasama ko ang nagsuko sa akin. Sino nga ba nagsuko sa akin? Ang Panginoon. Amen po ba? Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. So kapag pala nakalulugod yung ginagawa natin, hindi niya tayo iniiwan. Amen po? Minsan sa buhay natin, sabi nga niyan, maraming problemang dumarating sa atin. Pero kahit na ganun pa man, at the end of the day, iba po yung gumagawa tayo ng kasalanan versus sa problemang binibigay ng mundong ito. Ano po? May pagkakaiba po yun. Sabi niya, bilang Kristiyano, yung sitwasyon na yun, kailangan natin maging yung tama ang pag-handle natin sa mga bagay-bagay. Iba yung problema, iba yung pakikisalamuha sa makasalanang mundo. So, kahit na may problema tayo at meron tayong pinangahawakang pangako ng Diyos, na sabi nga niya, kasama ko ang nagsuko sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. So, ano mang problema ang dumating sa ating buhay, kapag nakikita ng Diyos parehas ni Job, ano po? Ano mang pag-problema ang dumating sa kanyang buhay, kinalugdan siya ng Panginoon, hindi kanya iiwan. Amen po? So, ako sabi ko nga niyan, problema na talaga. Criminal ako. Ako ang, pastor. Totoo yan. Tago na ka mo. Yun po. Kung sa kasalan man lang na bibilang mo, kung mabirilaan kasalan, nakulon. Sabi nga yan, kapanahon. Kasi, amay po kami, maaga kami naging, nakakilala kay Lord. Parang edad ni Klangkla, sinasama ni Mama sa church. Pero wala akong muwang na ano ba yung tama at mali. Hindi sa amin ay paliwanag kung ano ba yung tama at mali. Oo, alam ko, pag tinanong, saka nag-church. Sa born again, anong pangalan? Duman, Jesus is Lord. Hanggang dun lang. Walang enlightenment na as a Christian talaga na may boldness ka. You have to share the word of God. Kasi nga bata ka pa. Hanggang sa naging kaedad ko si Aaron, si Marlo, na nasa lumok ako ng kasalanan. Ibig sabihin, pumapasok, lumalabas ng simbahan, mali ang ginagawa. Kaya, binigyan ako ng kaparusahan. Kasi lahat naman po ng mga bagay, may consequences yan. Pero andun yung pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, na hindi niya hinayaan na mamatay ako. Hindi niya hinayaan na kunin yung kaluluwa ko na nandun ako sa kanong kalalagyan. Hinango niya ako doon. Kaya sabi ko nga, criminal ako. Marami akong napatay. Hindi naman sa ano. Hindi lang nadadako. Ibig sabihin ko, ang Diyos lang nakakaaram sa mga bagay na nangyari sa buhay ko ang nasangon niya sa panahon na ito. Pero, lahat naman po tayo. Pero, sabi nga niya, I'm very thankful kasi yung sabi nga niya na deliverance, the deliverance. Kasi pag wala kang deliverance galing sa Panginoon, sa banal na spirito, wala kang pagkukusa nun at wala kang humbleness sa buhay mo para magpakumbaba sa Panginoon. Amen po ba? So, dumaan ako ng trial sa buhay. Yun na nga, yung i-recall ko na napakapangit ng aking buhay, ang Diyos hindi nagpabaya at hinango niya ako doon. So, ang nangyari lang, siguro, yun, kahit na hindi 100% yung passion ko doon kay Lord ng time na yon, andun pa rin yung nagwardyahan ko yung aking sarili. Hindi ako nagpabaya na mawala hanggang malugmok ako sa humunoy. Kasi pwede, may choice naman tayo bilang isang Kristiyano. Pwedeng talikuran mo talaga dahil nahihiya ka na sa mga nangyari sa buhay mo. Pero alam mo yung consequences na pagdating ng panahon, ano man ang anytime na kunin ka ni Lord, kapag hindi ka nagbumalik sa Kanya at nagpakumbaba, alam mo kung saan, saan ka pupunta. Pero yun nga ang pagkakaiba doon. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi marami siyang ginawang dahilan, ginawang paraan para makabalik at bumalik yung alam. The fire, sabi nga yan. May naalala lang akong apat na F noon na tinuro sa akin pero kalimutan ko na. The faith, fire,
So may dalawa pa, apat na F daw yun. So, yun, na kung saan, kailangan, nandun sa atin yun. Aminin natin, nanghihina tayo minsan. Amen po? Nanghihina tayo minsan. Pwede tayong huminto, pero huwag tayong susuko. Kahit sa pag-aaral, di ba? Pag-aalo na, mainito, nabuko na kaling assignment, nabuko na. Pwede ka mag-post, pero you must keep on going what you're doing. Amen po? Kasi kailangan may goal ka. Kita ang Kristiyano, bako ang goal ta na mag-gurang kita sa kinaaban. Ang goal ta, makapag-share kita ng Word of God, and bako lang yun, lumanag po, kukun lagi, stop. Ma-win ta sinda, na sinda din maging isang tunay na Kristiyano. And, ang win, pinakang goal ta, pag kita kinuha ni Lord, or umabot man si Jesus Christ, anytime, kaibanan kita. Amen po? Kaya sabi dyan, fulfill your purpose with a required passion. With a required passion. Ano nga ba yung requirements para magkaroon ka ng passionate or burning love for God. Amen po? Hindi lang na nagtatapos sa pakikinig ng salita ng Diyos, at pagkatapos dun, labas na sa kabilang tenga. Hindi pwedeng ganun. Sabi niya, dapat dala natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Every day, hanggang sa pagtulog natin, dapat dala-dala natin yun. Pagising sa umaga, nandun pa rin po. And, meron pa yung pangako ng Diyos na noon, dati, yun lang po yung, syempre, nag-work kasi ako sa malayo. Ang lagi ko lang na-memorize na Bible verse is John 3:16, which is natutunan ko kay Brother Eddie na sabi niya, kasi nag-LDT ako noon. Sa mga nag-LDT, pag hindi kayo marunong ng John 3:16, ewan ko lang, pag hindi kayo pinapasok sa langit, natakot ako. Sabi ko, ha? Kailangan ko memorize yung John 3:16? Kung tatanungin kayo ni San Pedro, nagjo-joke lang po nun si Brother Eddie. Pero parang siyempre may laman. Dapat at least alam niyo yun. John 3.16. Alam niyo yung ibig sabihin. So doon po nagsimula ng son. For God so loved the world that He gave His only begotten son. Siya kasi yung last na nagsapag-graduate namin. Siya yung nandun. Sabi ko, dagdagan ko kaya ang dinagdag ko po na pangako ng Diyos. Sabi niya, dapat lagi kang may kalakip na pangako na hawak sa buhay. Hebrews 13:5. Nung dumating yung pagsubok sa buhay ko, sabi ko nga ako isang kriminal. Hebrews 13:5. I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iliwan, hindi pababayaan. So, yun, dala-dala ko po yun kahit sa lakong punta. Lord, sabi mo, dahil mo ako pababayaan, dahil mo ako iwan, mawala, daw at magsahin. So, permitahan kaibanan. I always keep on saying that. Minsan po, dumarating sa buhay ko na sakit na ng ulo ko. Dumating sa point na nag-aantay ako ng bus na talagang inatake ako ng migraine ko na hindi ko na nakikita yung tao, hindi ko nakikita yung number ng bus. Kasi ko, Lord, kailangan ko makauwi. Kasi ibang bansa yun, kailangan ko makauwi, winter pa. Sakit na talaga yung ulo ko. Alam niyo ba, ang sinasabi ko, yung Chinese, sige, ikulong mo na lang. Sa Chinese kasi sabi ko, pupunta ako sa bus number na ganito pero hindi ko na siya makita kasi ang sakit ng ulo ko. So niya, haya, Lon Roy, sama ka sa akin. Ang Lingloy, maganda. Kasi ako sa Lingloy, nalaki ko ako. Ano po? Piyo po. Guwapo. So yun, inibalan niya ako hanggang sa makatuko ako sa bus. Tapos sabi ko, hanggang sa bus station duman sa nababaan ko. Yun, I keep on repeating, nagka-pray ako kay Lord. Sabi, Lord, sabi mo sa ko, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. And, kahit na Chinese siya, bago ako nagbaba, sabi ko, you know what, God loves you. Haya. Oh, ginagano niya na ako. Pero sabi ko, dawa na iba ang lingwahe me, sana naintindihan niya. Nasa pamamagitan ng, dawa dikit lang na ang Diyos, mapadangan ka ng Diyos. Like, oh, may explain sa iya. Pero ang purpose ko rato, makapag-share din ako sa iya ni about kay Lord. Even po ba? Kasi hindi naman tayo magkaroon, pwede magkaroon lang ng limitasyon ng Pilipinas. Si Amerikano yun, hindi. Kaya yung pag-share at Amerikano yun, hindi kailangan magkaroon.
sa counting pa mamagitan yan, you can do it and maipakita mo na isa kang tunay na servant ng Diyos. Amen po ba? So sa praise God, nakauwi po ako at diretso ng tulog kasi nga sa migraine. Pero sabi ko, na-relief ako kasi may, even in the worst situation na gano'n, pwede mo pa rin magamit ang isang bagay na magiging isang tunay na Kristiyano. Amen po? Na kahit na nasa pangit kang sitwasyon, pwede mo pa siyang magamit. Diba po? So, ang ating pong conclusion, sabi niyan, sa Revelation 2 verse 2:8, sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. So, lahat po tayo na mahal na Diyos, na mahal ng Diyos, alam niya po ang ating pagpapagal at pagtsatsaga. Your labor in the Lord will never fade away. Amen po? Our labor in the Lord. So, lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Diyos, positive o negative man ang kalabasan, alam ng Diyos ang iyong puso bilang isang Christian. Kaya dapat meron tayong passionate love to, in how to become a servant. So, becoming a passionate servant. Amen po. Praise God. Sa Diyos po ako. Salamat, Sister Maricel. No?